Hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan, para sa isa na namang bike check video guys. So magba-bike check tayo dito ng Garuda Rampage Mountain Bike na 12-speed Halotech ang kanyang crankset. So wala na tayong intro guys. Bike check na kagad natin to. So guys, ayan ang ating iba bike check ngayon. So second time natin mag bike check ng Garuda na mountain bike. Yung first time natin na mag bike check ng Garuda is yung budget mill na Garuda nila. So ngayon magba bike check tayo ng entry level syempre ng Garuda. Ayan. So guys, hindi ko makita kung anong model nitong Garuda nito. Ayan oh. Ah, ito na pala. Nakita ko na. Nasa ilalim lang pala. Ayan, Garuda Rampage. Kanina ko pa iniikot yung bike eh. Ayan. So Garuda Rampage 27.5 ang ating iba bike check. So sisimulan natin ang bike check syempre sa kanyang frame. So kung mapapansin nyo yung frame niya guys, oh. So una kong nakita yung geometry ng ganitong frame sa Lucky 7. So medyo pa-curve to yun, oh. Nakikita nyo dito, may pa-curve siya papunta dun sa head tube. Ayan. So hindi siya straight. Diba nakikita nyo, tingnan natin sa side view, ano. So yun yung una kong napansin dito sa frame na to. Ayan. At isa pa guys, single lang yung ano niya, isa lang yung internal cabling niya dito. Ayan. Andito lang siya. Then sa kabila, wala oh. Wala. Diba? So, yun yung mga first thing na nakita ko dito sa frame. And then, ito, naka-external cabling, pangkaraniwang natin nakikita yan, dito dumadaan sa ilalim ng down tube. Ito, yan oh. Then, papunta doon. So, ito yung preno. Ayan. So, kung may pinasok ka dito sa taas, syempre, may ilalabas ka dyan sa ilalim. Ayan. So, kadalasan naman dyan talaga linalabas yung mga kable ng RD. Papunta yan dito sa ilalim ng chainstay. Ayan. Ayan, o. Diba, o. Ayan. Nawawala na naman sa focus. May nakita chicks itong camera natin. At itong down tube natin, guys. Ang shape nito is square. Ayan. So, flat. At pag kinapa mo itong design o yung tatak na Garuda, makinis yan guys. Ayan, makinis siya. Tapos ang kulay natin guys, hindi ko malaman kung blue green ba to or sky blue. Ayan, pakicomment na lang guys ang hina natin sa kulay, oh. Ayan, oh. Diba parang halong blue na may green pa siya. Ayan, so wala akong makapa dito. By the way guys, matte pala, matte finish yung frame natin. Ayan, oh. Ganda rito, oh. At syempre itong kanyang head tube. Yung head tube niya, sabi na nga ba guys eh, yung word na Garuda, kahapon ko pa iniisip yan, ibon yan. Ayan o. Straight tube ang ating head tube. Ayan. May logo ng ibon. Syempre gawa yan, or yan yung logo ng Garuda. At may sexy rito. Ayan. Kita nyo, may ano rito, may curve o. May bewang. Ang sexy o. At dito sa ibabaw, yung top tube niya, meron din siyang logo rito. So again guys, matte finish yung ating frame. So meron pa rin logo rito, Garuda, yung ibon. At Garuda pa rin dito. At nasa ilalim yung model na Rampage. Ayan. So yung size nito guys, same size dito. So pangkaraniwa, yung iba natin nakikita or nababike check na bike, malapad to, then panipis dito. So sa frame na to guys, same size lang to. Saka ito, ayan. At dito tayo ngayon sa seat tube. Guys, sinukot ko yung seat tube kanina, 17 inches. Yung seat tube, kung daw nagkakamali, medium siguro yon. Yung 17 na yun. Ayan. At dito sa seat stay niya, guys, medyo oblong. Ayan. At meron dito yung tornilyohan para sa, kung gusto mo maglagay na ano, yung ditornilyo yung bike rack. Ayan. Ito din dito yan, no. Ayan, so sa mga gustong detornilyo. At syempre meron yang bridge. Lalagyan na ng tapalodo.
Yan, tama-tama yan ngayon, nagtatagulan sa mga nagbabike to work. Yan, para hindi kayo magputikan. At syempre, dito sa kanyang chain stay, sexy yan guys. Kitang-kita may bewang oh. Mm. Lumiliko oh, kung may kembot yung kanyang chain stay oh. Oh, di ba? Sexy oh. At syempre, mayroong bridge yan. At ito, laki pa ng clearance niya guys. Pwede ka pang ano, gumamit ng mas malaking gulong. Mm, yan oh, laki oh. Napapasok yung daliri ko, yung tuturo ko. Yan oh. At syempre, dito sa kanyang suspension fork. Tingnan nyo naman guys. Yayamanin. Kulay ginto ang stanchion niya oh. Ayan. Dito muna tayo sa stanchion guys. Sinukat ko to. Gamit ang minida. Mula dito, hanggang dun, 105 mm. So medyo sumobra siya. Ayan. So ang sinusukat ko kasi guys, palagi pag nagsusukat ako ng stanchion, mula dito hanggang dun, end to end. So 105 mm. Alloy ang crown niya guys. Ayan, alloy Lodi. Alloy Lodi. Tapos ang art niya, bakal Lodi. Ayan, bakal. Tapos itong lower niya, oh, bakal Lodi. Ayan, kita niyo naman guys, oh. Walang magic. Walang halong chemical. Natural, natural na bakal yan. At may sticker tayo ng Garuda. Ayan, Garuda, oh. Hindi siya masyado mataba guys. Parang standard lang yung size ng ating lower. Ayan, nangangati yung ilong natin, guys. Nangangalit tayo. Oh, di ba? At syempre, ang ating hubs, yayamanin pa rin yan, guys. Gold yan, gold. Kintang-kita nyo naman, oh, gumikinang. Yan ay may tatak na Solon. Ayan, hindi yan hubs ni Solon Husak, ah. Ayan, so Solon. Eh, pero wala tayong makita ng model, kung anong model ng Solon. Pero Solon yan. Hindi yan Salon, ah. Hindi yan Salon. At bilangin natin ang tasbo. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating alloy na gold Solon hubs. At silipin natin yung bearing. Tingnan natin kung masisilip natin guys ha. Medyo nakatakip siya eh. Ayan, hindi ko makita guys eh. Hirap silipin. Ayan, pa-comment naman guys sa mga may ganitong hubs. Kung sealed siya or crown bearing. Ayan, hindi ko talaga masilip. Ayan o. Palagay ko guys, bakal ang ating spokes. Ayan, is bakal yan. Tapos sa double wall alloy rim, 20 mm. 20 mm to na may sticker ng Garuda. Ayan, isa rito and isa doon. So, tapatan yan. At ang gulong natin, wala rin ako makita ang tatak. Ang nakasulat lang, nylon. Ayan, ang tatak ng gulong natin, nylon. Pero ang ganda ng gulong niya guys, so promise. Ayan o. So, tama-tama to sa mga nagbabike to work talaga. Kasi yung specs niya o. Hindi siya ganun kataas at hindi siya ganun kataba. Tama lang siya, oh. At ang sukat niya, hanapin natin. Sukat niya ay wala, hindi natin makita. Tingnan natin sa kabila. Tingnan natin sa kabila. So, ayan guys, nakita ko na yung gulong ng yung size ng gulong natin, 27.5 by 2.35. So, malapad 'to, guys. Yan, 2.35. Oh, ayan, tingnan mo sa guys, oh. Ang lapad. Ayan, at syempre, dun tayo sa kabilang hubs. Ayan, syempre gold pa rin yan, yayamanin. At palagay ko, Solon yan, tingnan natin. Tuwad tayo. Wala, dito. Ayun, nakita niya guys. Ayan o, oh. Patuwad-tuwad na lang tayo. So Solon yan, alloy, hubs, quick release. Ah, by the way guys, quick release yung nasa harapan natin. Tapos quick release din itong nasa likuran natin. At bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating Solon aluminum gold alloy na. So, by the way, guys, yung previous video natin, yung road bike, napansin ko magkaiba tong bilang dito saka dun. Pa-comment naman, guys, kung na-encounter nyo na yung ganun. So, medyo nag-iisip din kami ng ganun eh. Pero ito, parehas yan. 16, 16. So 32 holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Baka lang ating spokes. 20 mm na double wall alloy na rim na may sticker na Garuda. Ayan o At ang gulong natin, wala talaga akong makita ang tatak guys ng gulong. Ang size nya na ay 27.5 by 2.35. Nakikita nyo ba guys? Medyo madilim. Against the light tayo.
Ayan. 2.35. So sinilip ko dito kasi sa kabilang side, kung may tatak ng gulong, wala talaga akong makitang tatak. Yan. At syempre dito tayo. Pakinggan natin yung tunog ng ating hubs. Ang tahimik. Muntik na ako makatulog, guys, oh. Para akong pinaghihili. Ayan, oh. At ang tatak ng ating cags ay silipin. Sunshine SZ. Yan, Sunshine SZ. At bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 12 speed tayo, guys. Ayan. Laban na to sa bundok, guys. Hindi ka na mabibitin dito. Magpapalakas ka na lang ng binte pag aahon ka sa bundok. At 11 ang pinakamaliit. Ayan, 11. At ang pinakamalaki niya, guys, 46. 46 teeth. 11 to 46. Ayan, natingnan natin ang RD. Yung RD niya, guys, L2AX. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, meron pang mas mataas dito, yung Elite. Pakicorrect na lang ako, guys, kung tama ako. So, L2AX 12 speed. Ang ganda nito, guys. Aluminum. Itong pinaka... Ito. Aluminum to. Alloy Lodi. Ayan. Ano tawag dito? Oversize. Ang kanyang guide pulley. Tapos, yung tension pulley pala, oversize. Yung guide pulley niya, guys, oversize din. Ayan, oh. Parehas. Ang ganda nito, guys. At ang kadena natin, oh, may katas-katas pa. Makatas-katas. YBN. Nakikita ba? Ayaw mag-focus ng ating camera. Ayun, oh. YBN ang ating camera na silver na silver. Kumikinang, oh. At ito pa isang, guys. Ang ganda. Naka-hollow tech na rin siya, oh. Gawa. Yan. Siyempre, ng Garuda. Wow. Talagang halos lahat Garuda. Garuda yung frame. Garuda yung crankset. Garuda yung rim. At Garuda rin yung kanyang suspension fork. So, kitang-kita mo na kung ano ang brand ng ating bike na to. Ayan. Alloy ang ating crank arm, alloy Lodi, 170 mm, at ang ating chain ring, kuha tayo ng magnet. Ang chain ring natin, bakal Lodi. Bakal Lodi, hello. Narrow wide 34 teeth. Ayan, syempre may butas 'yan, may lagusan 'yan, no? May lagusan papunta 'yan sa mundo mo. Ayan, no? 'Di ba? Biglang ganoon, no? At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, guys, ay alloy, silver yan. Kung hindi tayo, ayan na silver, alloy. At ang ating seat post ay alloy din yan, alloy. Alloy Lodi na may tatak ng Garuda. 31.6 ang taba, ayan. At 350 ang haba niyan. Yan, oh. At syempre, ito, guys, may reflector, ay, so ay tayo rito. Di ba? At ang ating pedal, ang pedal natin, alloy. Ayan, guys, alloy. Kaya lang namamagnet yung gitna kasi may axle yan, saka may bearing sa loob, eh. Ayan, lapad. Excuse me. Ang lapad nito, guys. At bearing type. Ayan, matibay din yan, guys. Tibay din yan. At ang upuan natin, oh. Ang taba ng foam. Ang taba. Ang kapal pala. Ang kapal ng foam na may tatak ng Garuda, tapos ang laki nito, oh. Laki na, guys. Ang laki. Promise. At syempre may tasbo yan dito. Dito dadaan ang ihi mo pag naihi ka na. Huwag ka nang iihi dahil iiwan ka ng mga kasama mo. Ayan. At syempre may hiwa dito sa may bandang dulo. Dito naman dadaan yung utot mo. So hindi mo na kailangan itas yung puwit mo. Utot ka na lang dyan. Ayan. O, sisingaw na lang yung utot mo dyan. Ayan. At sarap upan nito, promise, guys. Antigas at makapal. Ayan. At dito tayo ngayon sa handlebar niya, guys. Yung handlebar niya, 650 mm ang haba. 650, medyo maiksi kumpara dun sa iba nating nababike check. Ayan. Tingnan natin kung bakal. Uy, alloy, Lodi, alloy. Ayan, alloy. May tatak ng Garuda. Ang stem natin, alloy, 90 mm. Ayan, oh, alloy. Talagang tatak na pala nito, guys. Yung halos lahat ng parts ng bike na to may tatak ng Garuda. Ayan. At dito sa kanyang head cap, alloy to. You know, walang tatak, alloy. Tapos spacer natin, 1, 2, 3.
asawa ni Marie. Ayan. Alloy din to, itong tatlo. Tapos ito plastic. Yung dust cover niya plastic. Ayan. O, di ba? At dito tayo ngayon sa handle grip. Handle grip niya, gomang-goma to guys, pag ginawakan mo talaga. Gomang-goma siya. Meron siyang alloy na lock dito, magkabila. So, madali mo siyang matatanggal kasi dilak na lang siya. At ang, ano natin, bar and cover, rubber. Ayan, goma lang yan. At syempre, dito tayo sa hydraulic lever. O yung kanyang hydraulic brakes. X-Spark. Ayan, preno yan ng mga X-Men. Ayan, X-Spark. So, 3-finger ang ating lever. Tingnan na rin natin kung bakal or alloy yung lever. Tingnan natin. Bakal to guys. Yung lever niya, bakal. Bakal o, bakal lodi. At ang shifter natin ay L2AX na kumikinang o. Ang ganda o. At syempre, ganun din sa kabila. X-Spark na hydraulic lever. Bakal yung lever niya. Ayun o, nung mga magnet o, diba? At punta tayo sa kabilang side ng bike. Syempre, makikita natin doon ang rotor at ang caliper. Ayan. So, ang rotor niya, guys, ay 160mm pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. Ayan, no? So, yun yung palaging design ng rotor. At ang caliper natin ay IS mount kasi bakal ang ating lower. So, pag bakal, kadalasan yon IS mount. Pag alloy, post mount. Ayan. So, X-Spark. Preno yan ng mga X-Men. Di ba? Ayan. At syempre, punta tayo sa kabila. So, ito yung rotor at caliper. Syempre, sa kabila, naka-post mount yan. Nandito siya sa loob ng frame. So, kung makikita mo, guys, so, naka-curve talaga yung seat stay niya. So, kitang-kita mo dito yung caliper. Napakadaling mag-backlas or magkalikot ng caliper kasi hindi nakaharang tong seat stay. Syempre, 160mm na rotor. At ito yung maganda, guys. So, kulay ginto. Itong skewer ba tawag dito? Itong handle na to. Sa kabila, ganun din. O, gold din. O, yayamanin. At ito, guys, ang maganda. May stand siya. Hindi mo naiisipin kung saan mo itatayo ang bike mo. O, di ba? O, may stand na talaga siyang kasama. At ito yung kabilang side ng crank arm, crank set. Yan. So, may plastic dito. Ayan, may plastic. So, ito yung pang-lock. May nakalagay dito L. Siguro large. Ibig sabihin ng L na yon. Ayan, yung large na yan. So, palagay ko, guys. Wala akong nakakalimutan. Ayan, may nakita ko dito, starfish. Na kulay pula. Ayan, guys, ang ganda. Palagay ko, guys, wala na akong nakakalimutan sa ating bike. Check, sulyap ulit tayo. Ang ganda nitong ating Garuda Rampage Mountain Bike 27.5. So, guys, ayan ang ating bike check video ng Garuda Rampage Mountain Bike. Pero bago yon, guys, ayan. Ayan, Kuya Leo, bati ka muna dyan. Ayan, si Kuya Leo, ang mekaniko ng Taurus. Ayan, guys, ayan. So, yan ang ating bike check, guys, ng Garuda Rampage Mountain Bike. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 15,000 pesos. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. So, ilalagay ko na lang, guys, sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at ang Google Maps sa mga gusto mag-avail nung mountain bike na binay-check natin. Again, guys, 12-speed L2AX. Tapos, Halotech ang kanyang crankset. At hydraulic brakes na rin to. Nagkakalaga to, guys, ng 15,000 pesos. Ayan. So, kung nagustuhan mo ang video, guys, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo. Pero ako magsasabi sa inyo, sulit ang 15,000 mo dito. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Ayan. Maraming salamat, guys. Road to 5,000 tayo. Bye-bye.